Based po sa aking naranasan, hindi po siya masama at wala po akong nakitang masamang... King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Hi po, magandang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa aking channel. Ang ating video ngayon guys ay update lang po sa isa kong bisayang baboy at sa akin pong mga nabili na mga biik po na 5 piraso, ano? So nandun ngayon sila guys sa lumang kulungan ko dahil may mga baboy pa ho doon sa akin pong isang babuyan. So ito guys ang akin pong isang native pig. So ayan siya guys. Siya po ay nag-iisa lamang. Binili ko po ito kahapon lamang po dahil ang baboy na ito ay gagamitin po namin sa birthday po bukas ng akin pong daughter. So pupuntahan po natin guys ang akin pong mga baboy fatteners. So si Mrs. guys ang akin pong suyuin para po ipako itong record po ni Dodong sa mga bagong biik. Yung daliri mo ha, madukpukan, mapukpukan. Hop. Ayan. So ito guys, ang date namin sa aming date transferred. Ito po ay October 15, 2023. So nakalagay dito ang mga stages, no? Edad, ayan po. So sa ngayon po kasi ay pre-starter pa lang. Ayan na sila guys, ang akin pong mga baktin. Ang akin pong mga biik. Ayan sila. Pang ilang araw ngayon? 3 days, no? Mula pagbakal? Okay. So, dito, meron tayong hinandang, palihog na lagpakaon na niyo. Pasuyo na lang, Lagyan mo pala ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ayan, sa mga nagtatanong po, mga viewers dyan na gusto pong gumamit ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement para po sa inyong mga baboy at sa ibang kahayupan. May nilagay po akong link, legit na link po ng King's Vita Plus Sealer. Dyan po sa description, nandyan po nakalagay. Dito ka maglagay na pito. Okay. Ayan, kain na mga baboy, kain na. Ganyan sila guys katakaw oh. Nan, talagang maganda sila kumain kasi hindi sila matamlay. Dry feeds lang guys, ang akin pong ngayon, feedings kanila sa pre-starter. Ayun sa kabila, palihog butan to. Nan. So meron tayo guys, sasagutin ng mga katanungan pala, no? Bago ko makalimutan. Meron akong hinanda na mga ilang tanong dito na nagmula po sa ating mga viewers dyan. Dahil gusto po nilang magkaroon ng simpleng kasagutan, no? Ang sabi po ni Kabayang Mary TV. Sabi niya, Kuya Dong, ask ko lang po, nagkaroon ng kulay pula pala na parang kagat ng lamok yung likod ng baboy ko. Ano po pwede pang igamot doon, sir, para mawala agad? Salamat po. Sa mga baguhan dyan, tandaan po ninyo na ang tinatawag po na galis. Yung galis po ay ang gamot niyan, ivermectin. Yung galis guys ay kailangan pong purgahin ang isang biik o baboy kapag meron siyang galis na tumutubo sa kanyang balat. Isa pa ho sa mga palatandaan na kailangan purgahin ng baboy, yung mata guys, no, papansinin po natin, yung mata ng baboy natin, parang may halong kunting pamamaga na kakaiba talaga kaysa ikumpirmo siya sa normal na wala siyang galis, no? Yan po ang nakikita ko sa iba kong baboy, kaya pwede naman guys purgahin ng ivermectin. No, kadalasan pong ginagamit ng mga nagbababoy, isa sa mga ginagamit pala ay ang ivermectin. No, marami po ang brand na pamurga sa baboy. Uy, ka na? O, sige, salamat ha, salamat. Sumunod pong tanong mula po kay Kabayang Corazon 76 Arceo. Sabi niya, Dudong, yun bang pagkakaroon ng sugat ng baboy, lalo na sa paa o ibang parte ng katawan, ay nagiging sanhi ng pagkamatay ng baboy? Direkto na po yung sagot ko po ay, yes po, ang pagkakaroon po ng sugat ng baboy sa paa o sa ibang parte ng katawan ay isa pong dahilan na pwede pong mawalan ng buhay ang atin pong alagang baboy. Kaya nga po, ina-advise talaga ng mga eksperto sa atin na kapag po merong mga mild
na mga problema ang ating mga baboy, ay mas maganda po na maagapan natin kaagad gamutin, no, para hindi po lumala. Kasi po once na lumala po ang sakit ng ating baboy, may chance po talaga na mawalan siya ng buhay, no? Talagang delikado po. Beginners, advice ko po sa inyo na pag may mga sugat-sugat po ang inyong mga baboy, ay i-care nyo po agad. Gamutin po kaagad para hindi po lumala ang problema. Okay? Tapos, mula po kay Kabayang Binjo Ladrona. Sabi niya, Kuya Dodong, nagbubuntis po yung dumalaga kong baboy. Okay, nagbubuntis daw. At tuwing hapon po, nagpapausok po ako ng kusot. Kusot o kaya bunot ng niyog. Hindi po ba kaya nakakasama sa buntis na baboy? Beginners, tandaan po natin ulit na ang mga lamok ay lumalabas po kadalasan o sa mga oras ng alas 6 ng gabi hanggang alas 7 ng gabi. Yan po ang oras na talagang malakas pong nagsilabasan yung mga lamok na yan at dadapo sa atin pong mga baboy. Ang problema, pag nakagat ng lamok or ng mga lamok ang ating mga baboy, isa po yung dahilan na hihina or maaapektuhan po ang paglaki, ang growth po ng ating mga baboy. So, ang ating gagawin po ay magpapausok. Ang tanong nga ng ating kababayan, delikado ba? Hindi ba nakakasama sa baboy ang usok? Based po sa aking naranasan, hindi po siya masama at wala po akong nakitang masamang epekto or masamang nangyari sa akin pong baboy inahin na pinausukan ko po siya noon. Honestly po, yung first pariti ko at ang second pariti hanggang ngayon po sa kasalukuyang nagbubuntis po ang aking baboy inahin sa future third pariti, ay nagpapausok po talaga ako, guys. Yan po ang totoong ginagawa ni Dodong, no? Kumbaga, inaanis ko lang po sa inyo, mga kahagresors dyan, na hindi naman po nagkaroon ng problema ang aking pong baboy inahin, no? Takot nga po ang lamok sa usok, eh. Tapos, sumunod, mula po kay Kabayang Rinzam Suguyan. Pwede po ba dalawang inahin sa isang kulungan? Hindi po ba mag-aaway ang mga biik? Bihira po ang mga biik po na hindi mag-aaway. Normal lang po talaga yan, mga beginners, no? Kapag po magkakasama yung mga biik na yan sa magkaibang inahin. Una, ang suggestion ko po ay mas maganda po na ang bawat inahing baboy ay spirit po talaga dapat yan. Dahil pag magkasama yan, baka po may chance na mag-aaway talaga yan. So maraming salamat po pala sa pagpanood nyo sa video na ito. Ang hindi pa ho dyan nag-subscribe, mag-subscribe ka na po at i-click mo po ang notification bell para po updated ka palagi sa mga bago ko pong ina-upload sa simple video sa pag-aalaga ng baboy. God bless po sa ating lahat.